Manila Hotel. Mga kababayan, Manila Hotel. Yan. Sarap. Freedom. Tama na, sinong naman tayo. So yun, magandang hapon sa inyo mga kababayan here and abroad. Travel vlog muna tayo dito sa Maynila. Nandito tayo ngayon sa Intramuros, malapit sa Dole at PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ngayon tayo sa Puerta Real Gardens. Nakakabukas lang this year, nagkakamali. Ngayon, open for public. Kaya ngayon, pupuntahan natin kung ano ba yung nasa lugar. Tara, travel vlog muna, gala muna tayo sa Maynila. Samahan nyo. Meron din siyang moat. Kung tinatawag nung unang panahon, ito yung parang pag may pader, Tagalog ng gate, kung doon nagkakamay, tarangkahan. Yeah. Napaka Tagalog. Ito yung kanyang gate. Ito yung moat, yung tubig. Para pang depensa to dati, kung doon nagkakamali rin. Sa mga kalaban, yung mga gustong sumakop, yan. Meron itong napapaligiran siya ng tubig. Kaya kailangan, pag may aatake dito sa pader na to, isa kasara itong gate na to. Ladaan muna sa tubig, which is mahihirapan yung mga invader at mga sumasalakay. Pero ngayon, wala namang invader, kaya open for public. Tara, pasukin natin. Travel vlog muna tayo sa Maynila, mga kababayan. Pashare ko muna kayo. Special shoutout ko lang kay Sir Alfred Cash. Pasubscribe sa YouTube, sa kanya ko nalaman kung pagbubukas ng lugar na to. Sir Alfred, maraming salamat. Mabuhay po kayo and pasubscribe sa channel niya. So yun, kaya inaanyayaan ko na kayong pumunta dito sa Puerta Real Gardens. Libre po yung entrance, walang bayad for public viewing. And pwede nyo puntahan kasama yung pamilya nyo. Maraming estudyante sa loob, nakikita ko na kagad. Nakaka-relax yung surroundings dito. Nga, napakalapit na dito lang to sa Intramuros sa Maynila. Tara, pasok pa tayo. So yun na, yan, tatawid na tayo rin sa pinakatulay. Yan. At nag-uulam pa. Ito na yung parang pinakatanin. At ang ganda na agad ng bunga.
nakapasok na tayo dun sa main gate nitong Puerto Real Gardens. Napakaganda dito, napaka masarap yung singoy ng hangin, walang masyadong tao at may mga lagoons pa sila. Ang kagandahan dito, kumpleto. Naka-ready rin, may mga basurahan, meron din comfort room, kaya ready for public talaga itong gardens na to. At nakakasarap na kasi na-appreciate mo para kang binalik sa sinaunang panahon pag nandito ka. Lalo na yung mga luma, yung mga matanda ng puno at halaman nandito pa, mga kababayan. Kaya tara, tuloy natin itong pamamasyal dito sa Puerto Real Gardens. So yun mga kapatid, naglalakad tayo. Dito tayo sa parang gate. Ito yung parang gate papalabas na ng ito yata yung tinatawag na inner wall dito sa Intramuros. Yun yata yung outer wall pa lang or extramuros. Hindi ko alam kung yun na ibig sabihin. Kaya lalapitan natin. Ito nga pala yung nalakaran ko. Isa, meron tayong mini pond. May mini pond dito. At yung sinasabi ko yan, punta natin na yung labas niyan PLM. May nakasulat, medyo Espanyol. Tingnan natin kung maintindihan natin, pero pwede naman mabase. So yun, nakalagay dyan. Reynando en Les Españas la MG de Carlos III y gobernando estas islas el MY señor DN Joseph Vasco y Vargas año de 1780. Ayun, meron siyang historical marker sa gilid. Check natin, mukhang mas madaling basahin niya, mga kababayan. Yun, ang tawag din po pala rito sa Pintong Real. So yun, napakita ko sa inyo yung historical marker. Yun nga, makasaysayan din pala itong pintong to or gate. Palabas or papasok mismo ng Intramuros. Yun nga, labas niya. Yung PLM na po ngayon na universidad. So yun mga kababayan, ito po pala yung Pintong Real na gate or tarangkahan dito sa Puerto Real Gardens. Bali, napaka makasaysayan niya. Isipin nyo na lang, 1700s pa siya nakatayo or gawa. Itong marami nang dumaan dito. Hindi lang natin alam, mga ninuno natin, mga Kastila, labanan, baka may nangyari na. Kaya yun, masarap lang parang i-reminis yung kasaysayan mga kababayan. Kaya yun, may isa na naman tayo nadagdag sa kaalaman natin tungkol sa history. Ano na naman itong Maynila. Punta pa natin ibang tanawin dito sa Puerto Real Gardens. Tara. Ayan yung huli, mga kababayan. Isda galing Intramuros. Ayan, may tilapia. Malapad-lapad na rin pala ito eh. Tampaksiyo nga. Ipuhan lang sila kung di pulot tuma. Ito susubukan naman ni Kuya dito mga huli. Marami daw na huli rito mga tilapia. Ipaluta.
May palutang pa eh, no? Sineset up yung mga kanyo noong unang panahon, mga kababayan. Tapos yung basa-basa lang. Dahil lang comfort room. Thank you, madulas ang daan at malumot. Yun na mga bayan, medyo madulas lang ang daan. Daan natin, oh, malumot. At meron nga pala tayong bisita ulit dito. Na katagpo natin. Dito sa Puerto Real. Dito kami magsisimula ng revolusyon. Kunyari hindi ko kilala. At di atin siya kilala. Travel vlog muna tayo. Mabuhay and mga ka-absolute, mabuhay po sa inyong mga audience ni Neb Andro. Maraming salamat. So, nandito tayo sa Puerto Real Gardens. Inaanyayahan namin kayo kasi libre yung entrance, walang bayad. Walang bayad. Napakasarap. Napakasarap yung feeling dahil kasi libre. Hindi, ang good thing kasi nito is na-enjoy lahat ng pamilya, barkada, tsaka lalo na yung mga estudyante. Kaya, maganda. Maganda yung place. Sana puntaan nyo. Oo, maganda. Tsaka yun nga, dati di open to sa public eh. Kaya, alam ko may bayad to. Oo, dati raw may bayad. Ngayon, libre po mga kababayan. Punta na kayo kung yung mga OFW pag uwi nyo. Tama. Intramuros, Puerto Real Gardens. Oo, kaya, some B-roll. Let's go, B-roll. Natin yung kaibigan natin si Absolute Rowell. Subscribe sa channel niya. Kaya ayun mga kababayan, ito naglalakad na tayo din sa mismong hindi ko alam kung anong talagang tawag dito, pero sa pagkakaalam ko yung mga designated na yan, yung mga butas, yun yung nilalagay yung mga kanyon dati. Kasi nga ito pang-depensa tong wall na to nung unang panahon. Division kumbaga dun sa mga mamamayan. Ang tatawag na yung mga sinuunang Pilipino, yung mga kababa, mga ninuno natin, Indio. Tawag nila, parang derogatory term. Yan, napaka tahimik lang, napakaganda rito. Yan na, medyo huwag kayong upo at medyo malumot yung mga upuan. Hindi naman pinagbabawal, pero mukhang mapapala pa ka, mga kababayan. Kaya yun. Yan, ready rin. Kaya kompleto to. May mga tamang basurahan din. Pwede kayong mag-segregate, mga kababayan. Medyo malumot ng puro ito, daan-daan lang tayo at nag-uulan pa sa Maynila. Kaya yun po ngayon ang subukan natin dumaan dito sa mismong semento. Dito yung butas. So yun nga, ito yung sinasabing dito sumisipat yung mga defender nito wall. Ito mga kababayan. Wow, yan ang ganda oh. Yun, nakaka-enjoy lang kahit medyo maambon. Napakaganda na ng likod dito. Ayan oh, yun yung last greenery, di ba? Yung scenery natin, napaka-verde. Kaya yun mga kababayan. Sister Ned Andro. Ay mga kababayan.
So, umuulan na. So, you're vlogging, man. Vlogging, vlogging. First time mo pumunta rito. Yes, pare. First time to. At mga babayan, inyanyayaan ko kayo pumunta rito. Maam mo na. Puerto Real Gardens, malapit lang sa PLM. Napakaganda. Actually, hindi kayo malilito dahil kasi yun yung building ng Department of Labor. A few moments later. Yun, medyo maam mo na. Pero wala, nag-enjoy ako eh. Ito yung kasi iyaan ko na lang sa buhay, mga pag-travel. Manila Hotel, mga kababayan, Manila Hotel, yan. Sarap, good job. Tama na, sino naman tayo? Eventually. So yun mga kababayan, meron pa isang grupo rito na meron silang grupo eh. Anong, yun, yung grupo ng kabataan. Papa shoutout, anong grupo nila? 12 Amities po. 12 Amities, ano yun? Yay! Dance group ba? Hindi po, project lang po sa project. Project lang ba? Meron pang code name ha? Anong school kayo? PCCR pa. PCCR? Shoutout po kayo sa advisor namin, si Mom Seba. Ay, ma. Love you, ma'am. Ma'am, nandito po sila, ebidensya, nag-aaral. Akong baby power daw. Okay, so yun, bumaba muna tayo at yun nga yung grupo na na-interview natin sa taas. Yung pala, nagpa-practice sila ng sayaw na Pilipino. Okay rin yan, mga kapabayan. Ha? Buwaba tayo at ang lakas ng hangin kanina. Pero ngayon medyo tumigil na eh. Meron din po pala ritong gallery or exhibit na lang nakasara. Opening exhibition is August 15 pa. Likhaan. Ayan o. Mga nagpa-practice ng Pilipinyana. Bye-bye.